Habang tuloy-tuloy ang pag-ulan, pinagmamasdan ni Ronnie ang ilog sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Nag-aalala kasi siyang maulit ang nangyari noong 2006 nang pumutok ang bulkang Mayon na sinambayan ng pananalasa ng Bagyong Riming. Kita sa kinalalagyan namin sa gilid ng ilog kung saan umabot ang rumaragasang putik noon. Maswerte raw na nakatakbo pa siya. Pero gaano kabilis yung pagtaas ng tubig? Sabi mo, mga alas 12 nangyari. Alas 12, hanggang alas 3. Yun, mataas na. Mataas na. Yung mga iba, naanod na. Yung iba, hindi nakatakbo kasi nataranta sila. Mahigit 50 ang namatay noon sa buong Albay. Halos 30 sa mga ito na itala sa Santo Domingo. Dahil sa pag-alboroto ng Mayon ngayon, nakalikas na raw ang mga nakatira malapit sa ilog, lalo't pasok sila sa 8-kilometer danger zone at 9-kilometer buffer zone. Si Ronnie naman, hindi basta makaalis dahil isa siya sa mga nagbabantay sa all-terrain vehicles rental company sa tabing ilog. Matapos maglabas ng lahar advisory ang FIBOX, naniniwala ang ilang opisyal ng Albay na kahit paano, makakatulong ang ulan. Kung hindi lumakas naman ang ulan, makakatulong yun para hugasan yung mga dako ng mga pananim at yung mga loose materials, yung mga bagong deposit para magkaroon na siya ng initial mobilization na hindi na palumaki pa yung deposit at maging destructive lahat. Nakatakda namang pumunta si Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo sa Albay. Nagbiro naman ang Pangulo tungkol sa Mayon para raw matanggal ang kanyang migraine. Pumutok ka na para tapos. No more view. Well, this is the correct answer. I'm just joking. Para maula na yung sakit ng I'm suffering sa migraine. Paputokin mo. Basta as long as everybody has complied with the safety zones, nobody is near enough to be hurt. Patakot-takot yan siya paputukin. Gusto ko. Kung tao lang, sipain. Mula sa Legazpi City, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.